Ito seryosong tanong ko. Parang... Ano kaya ang atraso natin sa araw? Lately, galit na galit siya sa atin eh. Sobrang init talaga. Nagsimula sa patikim-tikim. Kaya naisip ko, rumekta na tayo ng mall, dito tayo magpakalma. Meron ako ilang paborito dito at ilang bagong titikman. O, unang lapag natin to sa Power Plant Mall sa Makati. Akyat na tayo agad dun sa The Grid. Maraming makakain dito pero kung feeling tropical ka, dumiretso ko na sa stall number 20. Ito yung workshop by Le Petit Soufflé. Puro tinapay dito actually. At interesting yung mga flavors nila dito. Pero nakailang balik na ako dito, hindi pa rin ako tumitikim. Tinatawag kami ng dessert dito eh. So finally, titikman ko na. Dapat dalawa yung o-orderin ko, pero winarn ako na. Sir, malaki ang bawat order dito. Good for two. So uunahin na muna natin ito. Amoy na amoy strawberry ang isang to. At bagay ata sa init ang fresh fruit. Laki yan, no? Okay, dahil sobrang init ngayon, panlaban sa araw number 1, Knickerbocker. Solid, ang bigat nito. Pero good for 2 naman, kaya medyo mahal siya. At sa experience ko, pangalawang Knickerbocker ko pa lang eh. Medyo may presyo parating yung Knickerbocker na nabibili ko, pero sobrang promising. Meron pang dahon ng pandan dito. Ha? Ornament. Presentation, 10 out of 10. O sisain ko yung loob ah. Ang init sa labas, panalo to. Gusto ko yung signature look ng Knickerbocker, yung may pulang syrup na yan. In this case, may strawberry ice cream siya yun. Mangga. I'm hoping meron din siyang watermelon sa loob. Alright. Yan, no? Sobrang yun na. Red element. Sa totoong tradisyon ng Knickerbocker. Sobrang soft nito habang ginagalaw pa yan. Hindi siya yung parang yellow ng regular halo-halo. Siguro na mix ko na ng medyo decent to. Titikman ko na. Ang sarap ng malamig na fresh fruit. Para kang kumain ng ice cream talaga. Eh, medyo grabe. Sarap. Iba talaga yung lasa ng... Iba yung experience ng Knickerbocker. Sobrang sariwa kasi... Hindi preserved yung fruits na nilagay. Yung mangga, fresh talaga. Pati yung strawberry gamit, fresh din. Yung yellow, hindi ordinaryo. Shaved coconut milk ice, kaya napakalambot. Grabe, naglalaban yung tamis at saka yung asim ng real fruit. Sobrang sarap. Sinamahan ko na kayo ng ice cream ng strawberry. Sarap. Grabe yung marriage yun. Kaya, okay din na ito yung in-order ko eh. Kasi mamaya maghahalo-halo ako. Ito, ice cream pa lang, iba na eh. May maasim element talaga yung Knickerbocker dahil nga dun sa mga meron pa tong totoong strawberry na pag kinain mo, although hindi ko pa nakakain, magre-release ng tarty na tamis asim na sarap in ay sobrang lamig na setting. Grabe, sa tingin ko pang tatlo kasya to eh. Sobrang soothing, sobrang bagay sa mainit na panahon. Refreshing yung lasa niya.
Gusto ko. Ito pang isang kakaiba dito eh. Meron siyang peach mango turon. Sarap nito ah. Ang lasa may asim ulit dahil dun sa mangga. Tapos ang sarap nung lasa nung prito, bagay na bagay din pangontra dun sa ice cream. Again, sobrang laki nito. Para tayo kumakain ng ice cream, no? Para tayo hindi kumakain ng halo-halo. Sobrang creamy niya. Kain ko yung mangga, sarap. Strawberry. Sabi, sarap. Ano pa ba meron dito? Ngayon yung parang ice na, sobrang pino. Parang ice cream na rin yung dating ngayon, no? Soft serve yung dating. Creamy pero hindi matamis. So manggagaling lahat ng fun experience sa fruit sa paligid niya tsaka yung ice cream. Kung di pa kayo nakatingin ng Knickerbocker, medyo sobrang solid nito. Dapat niya talaga ito matikman. Meron din siya mga gulaman. Pampasaya lang. Green, pula, ganun. Wala naman akong lasa talaga nakukuha sa kanila. Pero nakakatuwa lang yung texture, nakakatuwa siya. Tingnan. Talaga ang magpapaligasa yung fruits talaga. Sobra talaga. Summer na pagkain to. Maghahanap pa ako ng sorpresa. Ang galing. Walang preserved fruit. Sobrang effective na coolant ng katawan nitong pagkain na to. Sobrang sarap ni Rob. Mas gusto ko pa to kaysa sa mga banana split, ganyan. Yung mga ice cream, mga makukuha sa American Diner. Kasi hindi siya ganun katamis. Tapos tropical fruit. Sa case na to, wala siyang watermelon ngayon eh. Ewan ko nilalagyan to ng melon. Siguro ko ano yung tropical fruit available, ano? Hindi ako expert ng Knickerbocker, pero sobrang fan na ako ng Knickerbocker. Sobrang gabum. Sulit ba yung 365 pesos ko? Alam nyo, para sa akin, sobrang okay na pandalawang tao eh. Babalikan ko yung ibang desserts dito. Pero bumaba muna tayo at papakita ko sa inyo yung isa sa mga paborito kong halo-halo place. Ito ang isa sa mga classic halo-halo joint, Milky Way Cafe. Sa loob pa rin ng mall, though meron silang branch sa Arnais Avenue sa Makati rin, mas malamang naman sa mall talaga tayo magpupunta pag gantong mainit, kaya dito na tayo tumikim nito. Tikman ko na ulit ha. Medyo fan ako ng, ano, ng Milky Way halo-halo. Though, hindi ganun kadalas kasi tunay na halo-halo to, alam nyo ba? $2.95 to. Para sa akin, may presyo. Paminsan-minsan, nag-ano ako, tinitreat ko yung sarili ko dahil nasasarapan ako dito eh. Itong Milky Way halo-halo, itong pinag-isipan ko ng matagal-tagal. Bakit ko ba ito binabalik-balikan? Iniisip ko, hindi naman ganun ka-appealing sa akin ang presyo, pero pag nalasahan ko na siya, sureball babalik na ako. Always. Iniisip ko, may kinalaman ata yung size nung basong ginamit nila eh. Ito, explain ko sa inyo. Nung pinanood ko to ginagawa, nakita ko hindi karamihan yung yelo na inilagay. Okay, tama lang din naman yung sangkap. Pero yung sangkap gawa nila. Nilagyan to ng ice cream na gawa rin nila. Oo nga pala, ang sarap ng ube ice cream na to. Sobrang panalo.
yung amount ng gatas. Marami-rami. Ngayon, ito na. Ito lang yung hula ko. Pag natunaw na lahat siya, nag-blend na. Dahil hindi malaki yung baso at saka glass yung ginamit, nag-hold ng lamig. May dagdag na sarap yun eh. Tamang-tama yung lasa. Mula sa unang kain ko every time dito hanggang sa dulo, hanggang sa maubos, makremang makrema. Always, walang palya. Yun ang Milky Way experience ko. Ang galing ano, nasa pangalan nila, very milky yung experience ko ng kain ng halo-halo dito. Every time, consistent. So mataas to sa radar ko, mataas to sa rating ko. Kapaminsan hindi yun na nasa laki, no? Nasa quality din ng bawat sugo mo. Doon ko iniisip eh, para at least sulit, iniisip ko, sulit naman pala yung binayad ko. At saka, without fooling my mind, parang yun naman talaga yung nararamdaman ko. Nasasarapan talaga ako, genuinely, kung tuwing kumakain ako dito. Yun. Mismo to, sa akin, nasa top 3 ito. Okay, balik tayo ulit dun sa The Grid. Meron pa tayong hindi natikman dito eh. Ang babalikan ko dito yung halo-halo at saka yung mango basque halo-halo. Kakaiba rin to eh. Laki ng halo-halo. No? Parang may dinurog na ano eh. Tingnan natin ha, na something sa ibabaw ng ice cream. May desiccated coconut pala to. Iba rin, parang macaroons yung atake. Medyo may texture. Ayan o. Interesting, bagong lasa para sa halo-halo. Tikman ko, Toronto sigurado. Same, yung nakain natin isang araw. Masarap. Nakita ko bottled naman lahat ng ano yun, ng sangkap. Pero, naiintriga ako kasi sabi, yung yellow nito, kulay violet na daw. Gusto ko malaman kung may lasa. Teka lang, totoong ubi pa to eh. Daming ano eh. Ang daming nangyayari dito. Alam mo, malambot siya nung ginaganito ka. Nung hinahalukay ko. Ubi halaya ba to? Okay. Yung yellow niya, malambot na malambot. Pero walang tamis, pero kulay ube nga. Yun naman palang yelo na gamit dito, ube milk ice. Hindi na yung tubig lang. So ang texture niya ay parang bingsu ng Korea at kakigori ng Japan. Okay. So iba to, ito na yung mga modern take ng halo-halo. Zero feeling ng actual yelo. Malambot nga kasi yung ice part niya. Sa isa na to, hindi ko masyado nalatasahan yung gatas. Pero sa dahil napakarami ng sangkap, yun yung nagpapahalo-halo ng solid na experience niya. Ako lang, personal ako, hinahanap ko pa rin yung typical halo-halo natin. Which is, nalasa ko sana yung gatas kasi yun yung kinalakihan ko. Ako lang naman yun. At saka yung actual yelo. Yun pala yun. Ito medyo interesting kasi meron nung parang cheesecake na walang crust. Yung basque na tinatawag. Meron din to ron. Tsaka sa tingin ko kasundo ko yung lasa na to dahil merong totoong mangga eh. Yung little asim niya. Tikman na natin ah. Ano ba ice cream to? Vanilla. Sarap. Titingnan ko kung ano yung meron sa ilalim. Titikman ko yung basque. Burnt cheesecake.
sarap nun. Solid yun. Ang sarap nun. Maalat-alat na creamy. Ang ganda ng consistency. Kumbaga, imbis na leche flan, yung burnt cheesecake. Sarap. Yun. Ayan, no. Egi nga. Para may mga biscuit pa ako nakakagat. Mas tip ko to kasi nung sa halo-halo. Sarap! Dapat ata, ihalo ko na eh. Parang nag-a-act as milk yung vanilla ice cream na yun. Dahil doon sa mango trip na trip ko to. Tingnan natin kung marami na siyang laman, ha. Yun. Tingnan mo yung laman. Uy, lapit na siya. Yeah, baby. Ayun na. Marami siyang manga. Ayan, no? Yun, masaya. Magugustuhan mo ito dahil manga. Okay. Sarap tong pampakalma nga. Pero ako yung number one ko sa kanila. Parang sobrang sarap talaga nung ano. Sa akin lang yung Knickerbocker. Yun yung pinaka may appeal sa akin sa kanila. Okay yun to. Tama ako. Si Mrs. Dizon nagustuhan to ng mabuti. Okay, lipat naman tayo sa Quezon Avenue. Tingnan natin kung ano yung kwento ng halo-halo dito. Halo-halo story. Okay, alam na natin ang storya ng mga tao dito. Mag-aantay lang ng konti. Pero ito na yung mga sikat na flavors nila. Nagkakaubusan din dito. Pero kung willing to wait ka, eh makakatikim ka ng delicious. Ito yung unahin natin yung ano, halo-halo ng kapitbahay. Siguro dahil dun sa pangalan, ito yung ano, your everyday halo-halo. Ito yung pinaka alam natin sigurong lasa ng halo-halo. Ganda yung yelo, ah. Ano kaya yung style nila ng pagkayas ng yelo nito? Ang dami nung sahog. Well, gulaman, nabasa ko. Marami yung red and green na gulaman. Merong ubing totoo at merong ubing ice cream. Yung Rice Krispies, yung modern type, hindi yung talagang pinipig na yung palengke pinipig. Alam mo yung talagang roasted na pinipig. Promising. Pati yung presyo, tama lang eh. 188, less than 200. Ito na, nahalo ko na. Tikman ko na. Ayan. Lagyan natin ng konting ube. Hop! Pati yung crispies niya. Okay, pero though, mas gusto ko yung original pinipig talaga. Not bad. Hindi naman lahat may crispies na ganito eh. Ang sarap to. Hasang lasa yung gatas agad. Solid nga. Sarap. Wala akong masabing masama. Hala nga. Tikman ko yung totoong ube. Okay, hindi gano'ng kalambot yung ube, pero at least meron totoong ube. Parang lasang ube pastillas na siya. Pero lahat ng sangkap at saka yung creaminess na to, on point. Meron pang ganito. Okay, na-enjoy ko tong halo-halo na to.
Ang sarap. Para ka lang umiinom eh. Kaong. Gusto ko nata. Uy, teka. Ito na, ito na. Let's chef lang siguro to. Silky smooth. Masarap. Ito na. Banana. Ang pa'y iba. Mas yun naman yung banana. Masarap. Mahilig ako sa cinnamon. So, medyo yun yung twist niya sa regular ng mga minatamis na banana. Okay na okay to. Masarap. Balansado pati sweetness. Okay to. Pampakalma. Number one. This day. Okay, ito naman buko pie. So, siguro anything o everything coconut nilagay nila dito. Tikman muna natin yung ice cream. Parang may crumbs pa ng ano eh. Siguro coconut ano rin to eh. Kung biscuit man yan o ano. Tikman ko ah. Sarap. Coconut ice cream. Sarap nun ah. Medyo bordering makapuno rin yung lasa niya. Ang ganda nito, white na white. Tikman nga natin, ano pa ba meron? Halo kain ko ha, nasa gitna naman yung laman nito para maiba, hindi nasa ilalim na ilalim. Tikman ko nga ito, ano ba itong biscuit na ito? Kaya saan yung coconut biscuit? Yung nabibiling puunisin. Ganun yung lasa niya. Everything coconut nga to. Ito na, hinahalukay ko na yung gitna eh. Medyo packed tong isa na to. May makapuno pa daw to eh. Tikman ko na. May nakuha na naman akong laman. Tikman ko ha. Crumbly ang mouthfeel na to. Kung baga, magdadahan-dahan ka, baka mahirinan ka rin. Pero siguro, pag na-integrate mo na siya fully with the ice, magiging smooth naman. Ang dami ko nakuwang parang nyog yun. Alam kung, ano, crumbly. Bits. Okay. Simple ang lasa sa akin ito. Pero nagugustuhan ko yung ano, yung ice cream niya. Siguro dapat ihalo ko ng todo. Ayan na. Ano pa ba mayroon dito? Okay ba siya? Okay. Okay, ang simple lang ng lasa nito. Hindi para sa akin itong buko pie. Gusto ko ng buko pie, kakain na ako ng buko pie. Hindi ko siya ma-associate as a cooler. Yun. Ako lang yun. Ha. Next. Ito yung ubing-ube. Ito mukhang solid na solid talaga. May keso sa ibabaw, parang yung ice cream ng ano no, ng Bicol. Pati yung ice niya nabasa ko ano eh. Ubi ice din eh. At meron din totoong ube. Parang ang solid nito sobra. Ito nag-expect ako ng sobrang creamy nito.
Pero medyo iba rin yung lahok nito ah, dun sa halo-halo. Parang boba eh, kasi merong special pearl na kalagay. Ayan o. Ano ba to? Black gulaman ba? O, tikman nga natin. Siguro ube to. Ang baling yung ube. Ay, kubit, may boba to. Sarap. Para ka nag-ano, tataro. Taro milk tea sa totoo lang. Yun yung parang biscuit na pahaba. Okay, nagko-compliment yung keso ah. Sarap ah. Let's eat lang na naman, ang sarap. Corn. Ang sarap nito. Trip ko to. Ultra creamy. Ang sarap ng ube happiness nito. Yung pinsan ko mahilig sa ube, magugustuhan to. Sarap. Ito, bata o matanda? Kasi parang pag sinabing ube, ina-associate nila sa ano yun, pang ano yan, pang matanda yan. Ito, bata o matanda, matutuwa dito. No. Yun na, nalasahan ko yung corn. Bagay na bagay din. Sarap nga nung ano nito, may lasa rin yung ano nila, yung sago. So totoo yung nakalagay, special kasi nakalagay, special pearl. So gusto ko to. Masarap din sigurado yung ano nito. Yung ubi ice na ginamit. Wala ko rin masabing masama dito sa isa na to. Dahil may mais, parang hindi ako kumakain, nakakanin. Iisip ko maha. Sayang naubusan tayo ng maha, no? No? Gusto ko to. Okay, next. Teka lang. Itong four cheese. Puro keso naman to. Ito naman yung counterpart ng buko. Everything keso, sigurado nandito. Ganun din, nasa gitna rin yung sahog. Ito, ang bango nito. Nung binuksan ko itong four cheese, parang umalpas agad yung amoy ng keso, ng ice cream siguro. Bango eh. Ang sarap ng ice cream. Diba? Homemade ata eh. Parang ganun eh. Tapos, tingnan na natin kung ano pang keso ang meron sa loob. Sunduin ko na yung gitna. Magkaiba siguro yung keso sa taas at yung keso sa gitna. Yun eh. May alat-alat ng konti ito. Yun din ang magic na ito. Keso. 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 Ice cream pa rin yun na experience ko. Hindi ko ba atanas sundo na ano. Pero masarap siya. Nahaluan na nung ice eh. Na-dilute ng konti. Yan. Ano pa ba ang meron ito? Okay, ito observation ko. Sa isa na to, parang yung buko pie, wala kang masyadong makakain o physically na mangunguya. Kasi yung keso, grated siya eh. At yung matutunaw naman yung ice cream. So,
i-enjoyin mo na rin lang siya ng parang sundae, parang may ice cream ganun. Yung ma-texture kasi may keso-keso eh. Milky rin siya. Ayan, may leche flan siya. Alam mo, ako rin, honestly, doon ako sa ano, sa super halo-halo na super ube, saka yung halo-halo ng kapitbahay. Yung keso, hindi rin masyado para sa akin. At saka yung buko pie, ako lang yun. Siguro, iba-iba tayo ng favorite dito. Pero, babalikan ko na ulit yung ube, ang sarap nun. Para sa taong hindi mahilig ng halo-halo, may option kayo. Mas nagustuhan ko rin yung buko pie nila. Contrast kami ng asawa ko kasi siya hindi niya type eh. Pero kasi ako, hindi rin kasi ako mahilig ng halo-halo. So, namimili ako ng halo-halo. Pero ito, dahil para sa mga taong gusto lang ng something malamig, so something nagpapapresko lang ng dibdib mo, ng lalamunan mo. And ito, ang lasa nito, bukong-buko. Parang, nalala nyo yung mga buko shake sa mga mall, sa mga kiosk? Yun, parang diba refreshing yun inumin habang kumakain kayo ng fishball, nagaganyan. Tapos meron kayong pang buko shake. Ganito yung lasa niya. At saka, meron siyang mga grated coconut. So, may texture siya ng konti. So, nakakatuwa din kainin. Medyo, for me, ito yung option nyo dito sa Halo-Halo Story. Nakakatuwa kasi pag sawa ka na sa halo-halo, ito yung mas mag-ano sa inyo, mag-match sa inyo. Okay din, for me ha, this is my pick.